pagpasok na ng Senado sa unang pagkakataon ng komunidad na umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Mismong si Senator Bato de la Rosa ang nagtanong sa mga miyembro kung totoo ba ang sapilitang pagpapakasal sa mga bata nilang miyembro. Live mula sa Socorro, Surigao del Norte, nasa frontline ang balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kumusta ang pagbisita ni Senador Bato de la Rosa dyan? Jess, Nikki, kahit naka-break ang Senado, dumayo at kinausap ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga miyembro ng SBSI kaugnay pa rin ang investigasyon ng umano'y pang-aabuso. Pero hindi kumbinsido ang senador sa mga naging sagot ng mga miyembro ng SBSI, lalo na yung presang pagpapakasal sa mga minor de edad. Malafiestang pagsalubong ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa paglapag niya kanina dito sa Socorro, Surigao del Norte. Bahagi ito ng ocular inspection ng Senado habang gumugulong ang kanilang investigasyon sa mga isyu ng umano'y pang-aabuso ng grupo sa kanilang mga miyembro. Una niyang kinausap ng halos isang oras ang mga minor de edad para itanong kung pilit silang ipinapakasal ang leader nilang si J. Renz Quilario o alias Senior Aguila sa ibang miyembro. Patunay nito ay binigay sa aming video kung saan nagsagawa ng gabi ng pagmamahal sa lugar noong 2021. Dito humaharap kay Senior Aguila ang mga mag-asawang ipinakasal niya. Ipinapakita ng mga mag-asawa sa harap ng leader ang kanilang pagmamahalan gaya ng paghalik bilang patunay na na-develop na sila sa isa't isa. Kinumpirma ito ni Senator Bato sa ipapamatatandang miyembro. Importante, huwag kayo magsinungaling sa amin. Ha? So magsabi kayo na totoo. Ang mga anak ba ninyo na mga minor de edad, pwede mag-asawa? Hindi! Hindi! O bakit meron ako na-interview kanina na mga nag-asawa na minor de edad pa? Ang gusto namin ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng aming mga anak, makapag-aral. Kaya lang hindi namin hawak ang kanilang desisyon. Kung halimbawa na in love sila o nagka-crush sa kaparihan nila, hindi namin yun may stop. Nakiusap din ang mga miyembro na huwag silang paalisin sa kanilang lugar. Ayon sa DENR, nagkaroon ng paglabag ang grupo sa Protected Area Management Community-Based Resource Management Agreement. Sa ilalim ng kasunduan, pinayagan ng gobyerno ang SBSI na i-develop at pangalagaan sa loob ng 25 taon ang higit 3 ektarang lumang sakop ng barangay Siri. Pero sa pag-iikot ng mga opisyal, agad din ang napansin ang ilang paglabag, gaya ng mga itinayong struktura sa Sityo Kapihan na isang timberland area o forest land. We are promising to you, anuman ang naging mali namin, aayusin namin yan, itutuloy namin kung pakdama. Please, help us. Sir, help us. This is our lives. Matapos makausap ang mga taga Sityo Kapihan, hindi raw kumbinsido si Senator de la Rosa sa mga sagot ng mga residente. Parang merong tinatago, may tinatakpan. Dahil nga, parang uniform yung kailang sagot eh. Hindi upa tinanong, may ready answer na sila. Dumating din sa Sityo Kapihan ang mga taga NBI. Hinukay nila ang bangkay ng bata sa sinasabing ilegal na sementeryo sa lugar. Ayon kay Randolph na dating member ng SBSI, 2021 na mamatay ang kanyang 2-day-old na anak dahil pinigilan sila ni Senior Aguila na dalhin ito sa ospital. Inilibing niya noon ang anak sa isang puntod pero inilipat to ito nang hindi niya alam. Kasi sabi daw ng asawa ko na wala ka bang tiwala kay Senior Aguila. Siya ang Panginoon natin. Yung mga batang walang may sakit, bawal talaga ipagamot sa baba. Kinuha ng NBI ang bangkay para isailalim sa post-mortem examination. Jess, Nikki, magsasagawa muli ng Senate hearing ang Senado. Kaugnay pa rin para makapagsumiti sila ng report tungkol sa isyong ito. Ayon naman kay Senator de la Rosa, nakadepende ang kapalaran ng mga leader ng SBSI kasama na si Senior Aguila na nakakulong ngayon dyan sa Senado. Depende daw yan kung ano maging desisyon ng mga senador. Sa ngayon, nandito tayo mismo sa loob ng Sityo Kapihan at bantay sarado ng mga pulis at sundalo ang loob at labas ng sityo. Pero patuloy naman o nagpapatuloy ang pamumuhay ng mga miyembro ng SBSI. Ngayon nga, 7 p.m. ay dapat, curfew hour nila, dapat around 7 p.m. nasa loob na ng kanilang mga bahay itong kanilang mga residente. Jess, Nikki.
Nag-uulat mula Surigao del Norte. Maraming salamat.